Hello mga kababayan. So guys, bali ngayon April 3, 2024 ay lumabas na ang arrest warrant sa Davao RTC para dito kay Buloy at sa mga Alipores niya, no? Si kay Buloy tapos yung kanyang 1 2 3 4 5 limang bugaw. So ito yung mga kasama niya dun sa ano warrant of arrest. Dun sa una, kasi dalawa yung kay Buloy, kasi halos pakyawin niya yung mga kaso tungkol sa ano, abuse of minor, tapos child abuse. Alam niyo naman, paborito ni kay Buloy ang mga ano, minor de edad, 2 years old pa lang, hinihingi na sa mga magulang para alagaan. Tapos pagka nagkaregla na, saka naman niya lalapain, di ba? So dito sa for other acts of child abuse under Section 10A of Republic Act Number 7610, dito kasama yung kanyang mga Alipores na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, ito ewan ko kung magkakamag-anak to, tatlong Canada eh. Paulina Canada, Ingrid Canada. Tapos meron pa Sylvia Camanyes. So, dito, bali, ano sila? Anim sila. Pero may solo billing, no, na may warrant of arrest din si kay Buloy. Sa ano naman, for other sexual abuse under Section 5B ng Republic Act Number 7610 pa rin. So natutunan ko kay ano dating ano attorney na ano na disbar pero napakagaling na pagka nagba-vlog no point per ano punto per punto pinapaliwanag lahat ng tungkol sa isang kaso. Eh yun daw Republic Act pag nalaman daw natin na number 7610 tungkol na yun sa child abuse. So dito no sabi ni Kibuloy dun sa ano, warrant of arrest na ipinalabas ng Senado, ginigipit lang siya, di ba? Parang may tungkol sa politika. Pero eto guys, alam nyo, etong korte na to, dahil dati ang lakas ng loob magsabi ni Kibuloy at saka yung kanyang ano, attorney, no, yung lawyer niya, na si Attorney Topacio, magsampa sa korte ng kaso. So eto na, nasampa na. So siguro dito sila tiwala sa korte, siguro naman, eh, lilitaw na si Kibuloy, di ba? Kasi korte na to, hindi lang to Senado. Dito guys, nag-ugat to dahil merong isang matapang, no, na babae na ginawa ng kahalayan, no, ni Kibuloy nung siya ay 17 years old pa lang. Siya si alias Amanda, yung dating nakatakip, no? Pero, pinangalanan din naman siya ni Kibuloy, ang sasabihin ko na lang yung apelido niya, Miss Portugal. So, bali, ito, kung hindi dahil sa kanya, no, na naglakas ng loob na, ano, magsampa ng kaso laban kay Kibuloy. Kahit na alam nitong, ano, bata na to, no, at ng pamilya niya, na ang Davao ay baluarte ni Kibuloy, di ba? Eh, nagsampa pa rin siya. So, as usual, kasi, dahil na rin sa bunganga o bibig na ni Kibuloy nahuli na pag pala may kaso tong si Kibuloy ang umaareglo, at pumupunta sa mga dapat puntahan para siya eh maligtas sa asunto o sa kaso eh si dating ex ano dating President Duterte, di ba? Yun ang tagapagtanggol niya. Tapos ayun na, masosolve niya yung mga pinoproblema niyang kaso. So dito guys, hindi imposible na meron tong ano basbas ng dating Presidente Duterte. Kaya kahit may probable costo eh ano nabasura sa Office of the City Prosecutor ng Davao. Kumbaga, bakit mo i-prosecute ang isang ano, best friend o BFF ng ating presidente, di ba? Malalagot ka kay presidente. So, guys, dito pinapakita na hindi lahat ng panahon sa iyo. Tapos yung lahat ng mga ginawa nating masama sa ating kapwa ay pagbabayaran natin. Tapos walang permanente. Kasi ito yung pinagmamalaki ni Topacio at saka ni Kibuloy. Isampa nyo sa korte. Kasi alam naman pala nila na pag sa Davao sinampa, talagang mababasura lang. Dahil nga syempre may guardian angel etong si Kibuloy sa katauhan ni ex-President Duterte. So guys, ang pinapakita dito, no, kahit na gaano sa tingin mo, no, kaargabyado o parang di ka mananalo, pag may katwiran ka ay paglalaban mo.
kumbaga man, kung alam mo talaga na ginawa ka ng kasamaan ng isang tao, no? Ipaglalaban mo to kasi kailangan makuha mo yung justice, 'di ba? Kasi alam nyo guys, ang justice naman ano, hindi naman lahat ng nagdemanda nanalo. Hindi lahat naman ng ano idinemanda ay natalo. Kumbaga kaya nga may korte. Kasi yung judge, no, at saka yung mga ano na rin, mga presentation ng mga ebidensya, no, may mga cross-examination yan dun sa mga witnesses, di ba? Pati yung mga akusado at saka yung nag-aakusa. So, kumbaga man, sa korte madedetermine kung sino ang nagsasabi ng totoo. Dito sa korte, paborto keke buloy. Kasi, once and for all, kung alam naman niya na, at saka sa mga kasama niya, kung alam nilang malinis ang konsensya nila, dapat talaga dito pa lang mailatag na nila na itong mga inaakusa sa kanila ay walang katotohanan o kumbaga man eh hindi nila ginawa, 'di ba? Para na sa gayon, pati yung nag-akusa magkaroon ng peace of mind na siya mismo kung halimbawa ang nahatulan ng not guilty sila kay Buloy, magkaroon din siya ng ano peace of mind tapos medyo na mental block ako. Medyo magkaroon na siya ng parang sinasarado na niya yung ano bahagi ng ano na yon ng buhay niya na sa tingin niya eh hindi niya nakuha yung justice. Kung mapapatunayan naman halimbawa na hindi guilty sila kay Buloy, maire-rest na niya yung case niya, di ba? Pero syempre itataas pa niya to sa Supreme Court, di ba? Ipaglaban hanggang sa kaduluduluhan. So dito, mang masasabi ko guys, no, pasalamat tayo, no. Kasi ano to eh, maaring maraming biktima si Kibuloy. Kaya nga lang, naniwala sila na ganun kalakas si Kibuloy na talagang hindi pwedeng banggain, hindi ka mananalo pag si Kibuloy ang kalaban mo. Pero dito pinakita, no, na ang mismong nabasura na nakaso, no, na ay nakala rin nila Kibuloy, no, mismo si Kibuloy, at saka yung mga tauhan niya, no, na inakala nila baka dati nung nabasura to, baka ano sila, nag-inuman pa, tapos eh kinukutsa pa nila yung nagdemanda sa kanila, di ba? So, mapapatunayan dito na, ang panahon hindi mo hawak. Kasi kagaya niya, tapos na yung termino ni, ex-President Duterte, di ba? Eh, ngayon eh, may nakitaan na dahil wala na yung, galamay ni ex-President Duterte, nakitaan na may probable costo. Ngayon, pinag-aralan ng DOJ kaya inutos, no, na mabuksan ulit tong kaso na to. At guys, ang DOJ magsasampa sila ng motion sa Supreme Court para i-request na sa Manila gawin ang paglilitis. Kasi kung sa Davao, syempre baka may mga death threats, alam niyo naman baluarte ni Kibuloy 'yon. Di mo masabi, 'di ba, kung halimbawa tatambangan yung pag mag-aano na itong nag-akusa kung tatambangan sila o yung pamilya nila dahil parang matigil na tong kaso na to, di ba? Nag-request ang DOJ na dito dinggin ang kaso sa Manila. So, guys, ang inaano ko, sana ito, yung mga iba pang biktima ni Kibuloy, lumantad na. Para na sa gayon, sama-sama nila, collectively, no, mabigyan sila ng justice, no, na lahat sila, makuha nila yung katarungan tapos maparusahan si Kibuloy kung ginawan talaga sila ng kawalang hiyaan, 'di ba? Tapos kahalayan. So dito ang masasabi ko, no, bali hindi na serve kay Kibuloy kasi syempre nagtatago na, no. O ayan na sa korte na pero nagtatago pa rin. So ang presumption ko, ang nasa isip ko talaga, guilty siya, 'di ba? So ang sinasabi ko lang at least nakita rin, no, maski kay sampal din to kay ex-President Duterte na may hangganan yung powers niya na hindi lahat pwede niya saklawan at hindi niya hawak ang talagang takbo ng buhay ng bawat tao. Maski si Kibuloy din na niya maililigtas dito. So ayun lang guys, dito na lang ako and blessings everyone. Bye.